Ha? Dito na ako. Ah, dyan ka na? Oo. Oh. O sige, saan tayo maghiwalay? Pagka pinakakanan na ako dito eh. Okay. Kakanan na kami. Okay. O sige. Okay. Salamat ha. Okay. Sabi mo kay Mrs. Thank you. Okay. Iniram ka namin. Oh. Ingat. Okay, okay. Dediretso ka na. Tapos kakanan kami. Oo. Oh. O sige. Okay, ingat pare. Ingat. Thank you. What's up mga ka-skipper? Ah, magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang gabi sa inyo lahat mga ka-skipper. At kung saan man kayo, sa magandang buhay sa inyo lahat. At sa ngayon po, no, tayo ay papasyal kay Choco Martin. Tayo ay magra-ride. Magsa-short ride tayo. Papunta tayo ng port call. At napupuntahan natin si paring Lee Joy o Maalat sa kanilang place at magra-ride tayo kasama siya, no? First time namin tatagpuin siya at maaga tayong aalis para maaga tayong makabalik. Maganda kasing panahon ngayon at wala naman akong pasok. Si Parang Choco may pasok eh mamaya, pero night pa siya, so kailangan namin pumasok, umuwi na maaga-aga. Tapos makapag short ride lang ba. Ayan. Testingin natin itong ating sat-nav. Kumayos. Yan nga po mga ka-skipper. Ayan, dito tayo sa Choco Martin. Ah, pre, pasensya ka na. Na traffic. Traffic eh. Traffic. Matawag ka. Matawag ko nung ano, kinako. Ha? Nasa CR ako. Ayan, nandito na si Choco Martin. So shout out muna. Shout out. Ayan, ayan. Ikot lang natin to. Ito yung ano ko yung ano. Meron ako doon, meron akong isa. Bumili na ako ng bago. Hindi yung charger dapat. Ay kaso, ano pala, mali pala yung connection. Kaya hindi ko may kabit. Kaya wala siyang connection. I-ano ko na lang. Ay, USB. Ipapower, hindi, ipapower bang ko na lang. Ay. Oh, ayan. So, patay muna natin mga receiver ha. I-set up lang natin itong satnam natin. Mga receiver. Tayo ay mag-ride together with Choco Martin and parang Leo Maalat. Tatagpuin daw natin siya sa Royal Gram Hospital. So ayos, mamaya na natin i-set yung mga yung satnab kung sakali man.
Yan na Panginoon na i-guide niyo po kami sa aming short journey, sa aming short ride. Time check po ay 10 to 10 a.m. Ayan. Charge ba itong ating ano? Cellphone. Ah, di nag-charge. Let's go. Itong way na to ay papunta sa St. Fagans. Yeah, St. Fagans Fairwater. At merong pinupunta kami dito nung maliliit pa yung mga bata. Magandang mamasyal dito. Nakailang beses kami punta dyan. At libre naman. Yan may meron ka ng matututunan na yung mga sinauna nung panahon, yung mga lumang bahay. Ayan, yung mga lumang, meron ba nga ano dyan eh, lumang cockpit o yung sabungan? Oo, meron dyan. Tapos yung mga may mga halaman din dyan, may mga animals din dyan. Syempre mapuno. At papasok at palabas naman. O papalabas especially, meron kayong madadaanan, no? Na mga souvenirs. So yun, maganda mamili sa mga souvenirs, mga lalo na yung mga fridge magnet, mga keychains. Ayan, yan po ang St. Fagans something tourist spot information or something. So para siyang village na matutuwa kayo. Yun yung mga bahay na ganyan pero maliit, maliit na bahay. Ito ang papunta naman sa Bridgen Way na A-Road siya. Bantayan natin itong cellphone, no? Baka malaglag. So panayin natin yan. Unfortunately, hindi gumagana yung ating yung power bank. Ewan ko, baka siguro na disconnect sa bulsa natin kasi nasa bulsa lang natin, binulsa lang natin yung ano eh. Meron tayong nabiling proper na saksakan eh. Noong una yun na nagamit natin sa papunta tayong Snowdonia, yung nakalagay dyan sa may side mirror. Tapos bumuli ako ng bago, iba pala yung connection. Supposedly diretso na siya sa battery, negative positive lang naman, black and white na cable. At dun mo yung attach eh, ang kaso ay mali pala. Pero matagal ko nang na-stock yun, matagal ko na nabili eh, pang reserva ko sana ng summer time, no? Kasi alam ko winter time mababasa, lalo na sa moist, sa lamig. Ay, okay naman yung nakarang kaso pero parang nag-grounded siya kasi nagka-moist nga, tapos kinalawang yung loob, nabasa. Ayan, no? So pero alam ko na kung gagawin ngayon. Yung nga lang, nung bumili uli ako, hindi ko na double check yung dulo. Ang pagkakalam ko ganun ang dulo eh, pero nag-concentrate ako mismo sa may saksakan. Gusto ko yung merong car light cigarette na saksakan, tapos may dalawang USB. Yun nga, so tama naman yung nabili natin. Yun nga lang, mali pa rin dahil yung connection niya, instead na easy connection na lang sa battery na black and red of positive negative, iba pala, kailangan meron ng nakakonekta doon, tapos may saksakan, parang adapter o saksakan ganun, parang abang. Ay kaso iba pala itong nabili natin. Kaya hanapin natin yung dati ko nabili, hindi ko lang pasko na ilagay yun. Alam mo naman tayo ulyanin eh, tumatanda na tayo mga kaskipet. So
yun lang eh, no, binabaybay namin itong Fairwater Road. Medyo malayo to. At hindi tayo dumaan sa motorway. Siyempre, restricted tayo sa motorway. Which is ganito naman, enjoy mo pa ng scenery. Diba? Ang importante naman dun ay makarating ka ng ligtas. Diba? Ayan. Land Trace pala tayo. At si Choco Martin ang ating guide. So, Tara G. Ayan. Kung makikita nyo sa may kaliwa at kanan, merong bilog na puti, ayun o, tapos may slash na itim. Ang ibig sabihin niyan ay motorway speed limit applies, no? Kung ang sa motorway ay speed limit ay 70, ang maximum speed mo dito dapat ay 70, ano? At kung maaari, mag-oblige ka sa speed nila, kasi otherwise magkakos ka ng traffic, no? So yun ang mga batas. Mahirap na madali ang mag-apply dito. Mahirap kung magsisimula ka palang mag-review. Pero kung nakapag-review ka na at nagda-try ko na rito, madali na para sa'yo, makapasa. Pero nakapasa ka na, kaya nagda-drive ko na, kasi nakapasado ka na eh. Pero kaming mga bagong dating dito, ha, halos lahat yun ang gamit namin muna, international license. Which is valid siya ng isang taon lang. Pero dahil mga baguhan kami, ako lalo na ako, isang taon kalahati kong ginamit yun yung international license. Although nag-renew naman ako after a year. Pero ang batas ay simula nung pagdating mo rito, 1 year lang validity. Pero hindi ko lang alam kung pwede mag-renew. Pero awa naman ng Diyos at hindi naman tayo nahuhuli. Oops, yeah. Never pa tayo nahuli ng police. Well, meron na, pero ibang violation yun. At yun ay natapos na. Yun nga, sa violation na yun, merong consequence. No? It's either normally magpa-fine ka, magpabayad ka, at worst come to worst, apektado ang point system mo ng lisensya, no? So meron tayong point system dito sa UK. 12 ang pinaka, pag nakakuha ka ng 12 points, nako, baka mag-rebook ka pa ng exam, mag-take ka uli ng jury exam, ganyan. So napaka ano, perwisyo, no? So mas mabuti obliged ka mag follow the rules of the road, di ba? Para safety naman sa iyo at sa kapwa mo. Yun yung number one benefit sa iyo yun eh. Kasi ikaw rin ang magsha-shoulder na, no? Ayun, shout out sa mga mason. Si pareng parang Alex ay isa pong Masonic Brotherhood yan. So tayo uminto sa traffic light. At ayun ang mga bagong bahay ito, ah. Maganda ng bahay, oh. Ayan, oh, sa ganda sa road, oh, 30 miles per hour. Sabihin, tatakbo ka lang ng 30 miles. Pero yan, sakita mo yung sa poste na yan, oh. Bilog na naman at may slash na itim. Ibig sabihin yan, speed limit applies. Pwede ka na mag 70 hanggang 70. Pero kung gusto mo mabilis, it's up to you. Pero alam mo na, minsan may nangaabang na police, camera, tapos speed camera, at syempre safety rin ng kapwa mo. Baka mamaya biglang may tumawid at merong hindi nakatingin ng motor na kotse. Kasi kung tama lang yung speed mo, mamamaneuver mo pa eh, mababago mo pa yung mga pagkakataon. Yun nga eh, pagka merong sa commercial dito, pagka na-hit mo yung tao ng 10 miles per hour o hanggang 20 miles per hour,
posible ay magiging minor injury lang yun, no? Pero pag na-hit mo, kanyari sa speed limit na 20 at tumakbo ka ng 40 o 50 pa, ang chances are major ang mangyayari dun sa pasyente na yun. Katulad yan, 30 tapos may camera, ibig sabihin palagi may camera dito, eh. Ayan, o, oh, ayan, o, oh, speed limit, o, oh, 30. Kita nyo yun po siya sa may kaliwain, dilaw. Yan, speed camera yan, 30 yan. Ayan, o, oh. Walang manguhuli sa'yo, walang sisita sa'yo dito. Pero abangan mo 1 to 2 weeks time, telegrama sa'yo, napicture yung sasakyan mo, motor or kotse na nag-over speeding ka. Depende rin sa yung excess speed. Kung sobra-sobra yan, magsa-seminar ka, no? Tapos kung hindi naman masyadong sobra, magbabayad ka. It's either mag-seminar ka o magbayad ka ng fine. Eh, siyempre, kaysa mag-seminar o kaya naman a point system, o yun, minsan ginugso na lang yung seminar kaysa yung point system pala. Ayan. Ayan, o. Dami camera, o. Ayan, o. Sa lubog natin. So, first time tayong, walang ko yung first time ako dumaan dito. Nakataan na ako dito. Alam ko yung mga tropa. Yung tropa nating mga bikers from England. Shoutout sa inyo, Pinoy Riders in UK. Yeah, Pinoy Riders UK. Shoutout sa inyo mga bro, mga na-miss ko na kayo. Ha? Huh? Talaga? Hindi ka naman na kayo ko, ah. Sakit na daw ang kanyang likod. Ambulance, shoutout sa mga ambulance sa frontliner natin dyan. Okay lang? Dito? Dito na? Shoutout kay parang Alex, no? Kung hindi nyo nalalaman, siguro mga 20 years itong hindi nag-ride. At nung 2 years ago, December, nag-decide siya na mag-CBT daw. At nasyak ako, ha? Gulat ako kasi wala naman akong kalam-alam, bumili siya ng motor. Nagsabi na lang siya na nagpapasama na bibili daw siya ng motor. Okay, sabi ko. So yun nga, pinick up nila yung motor at nakabargain siya dun, mura na yung kanyang motor. Ayan. So pagkakalam kong sinabi niya kakaliwa daw tayo, kaliwa po tayo, tama. Oopsie daisy, motor pala to, motor hospital. Okay. What's up? Hello, what's up? Hello. Shout out sa aking nakabalaga, pre. Huh? Shout out. Ayan, nandito na tayo sa ating destination, mga kaisugiper. Maganda ng motor mo, ha? Linis, ah, bago. Yan ang sinabi ko sa iyo, ito dapat sa iyo, eh. Oo, no. Ganda. Oo. Tsaka ito, nakatayo. Upright. Ayan, nakapagod, pre. Oo, nakapagod. Oo,
makapagod dyan. Yung isa bibiliin ko. Ah. Yung isa bibiliin ko kayo lang, takot ako pag gano'n, nakagano'n. Oo. Pero dinala ko ng Snowdonia, pre. Apat na oras. Oo. Makapagod yun. Lupit ah. Lupit. Kaya patay muna natin ito ang ating mga motor. Ayan. Ayan. Parang Leo. Ayan mga skipper. At tayo magra-ride together with parang Leo. Ride safe lang sa amin. Ayan, dati dalawa lang kami, ngayon tatlo na kami. Ayan, shout out sa inyo dyan mga ka-skipper. Yung pala ay hospital Royal Glam, Royal Glam o Royal Glam hospital. Ayan Lantrisant. Let's go. First time namin magkasama-sama ng tatlo, no? Meron pa isang tropa, si Junior Barbosa. Shoutout sa'yo, pare ko eh. At susunod, next time, sama ka sa amin. Ito'y biglaan lang din. Kagabi lang. At nagkataong upa ko. At update sila. Kaya natuloy din ang ating short ride, no? Kung mapapansin nyo yan, yung gitna na yan, nabilog. Runabout po ang tako dyan mga skipper. Ayan o. We're approaching the runabout. Mini runabout, ayan. Ayan ang gamit nila instead of mga stoplight, no? Kasi mas mabilis din ang flow ng runabout kaysa sa traffic lights. Ilang minuto pa lang tayo nung nagla-ride mga kasikipan, mga 30 minutes na. Pero ramdam mo na yung lamig sa kamay. Pumapasok sa loob ng gloves. Although itong aking gloves na to ay waterproof winter gloves. Ginagamit ko rin siya sa summer, no? Pero matagal na to eh. So 11 years na to. Tsaka pag upgrade na tayo ng upgrade din tayo ng helmet, di ba? So meron naman tayo isang gloves. Yan ang gloves natin, isa na yan ay pang racing. Pero hindi ko na kailangan kung nasan tayo ngayon eh. Papunta daw tayo ng Port Talbot eh. So let's enjoy the scenery, no? Ganda. Ano, ganda oh. Enjoy lang po kayo sa ating nakikita, no? Hindi natin alam kung saan tayo papunta na medyo malayo pa ba o malapit na. Sunod lang tayo kay parin Leo. Ayan. Tignan nyo yung mga humps. Kalakalahati lang. Sa kanan tayo mga kaiskipper. Ah, saan tayo? Ha? Maron, wala, wala pa. Saan pa tayo? Tabi muna tayo. Sa kalye tayo. Kumito tayo saglit. Nagkamali ako ng ano. Bumalik ako. Ayan, patay muna.
ako daw mauna. Ha? Kanan? Ikaw mauna pre. Iba hindi nadaan ko eh. Ayun na nga po mga skipper. Huminto tayo saglit doon sa may town. Ngayon dito naman tayo pupunta sa port ko, Rest Bay. Ayan ang Rest Bay port ko. Ayan, dito tayo sa ating second stop. Ayan. Dito na. Hmm. Balik tayo doon. Hindi pwede doon kasi M4 yun eh. Dito tayo. Pag ganun. M4 doon. Ito dito tayo. Ha. Ayan. Magkarga tayo. Ngayon, nasta naman dito itong gasolina na ito. Doon ka magbabayad sa loob. So, magbabayad na tayo ng gasolina. Saglit ha, mga skipper. Ayan, tingnan mo. May tindahan din mga beer dito. Bibili ka ng beer. Tapos ayan ang mga sigarilyo. Ayan. Mahal ang mga sigarilyo dito mga ka-skipper. 8 please. Number 8. No, it's fine. Thank you. Eh nandito, 'di ba? Pwede dito. Tsaka pwede rin doon bumalik tayo doon. Pero dito meron din dito, eh, no? Oh, sige, doon na lang tayo. Oh, sige. Let's go, mga ka-skipper. Diretso tayo. Doon tayo sa kanina uli. Kasi dahil ito ay dead end.
Ayan, let's go. Doon tayo sa runabout, approaching runabout tayo ngayon. First exit. Pwede na rin pala tayo kumaluha rito eh. Oh my goodness, saan pa tayo dinala dito? Okay lang yan. Pala windmill oh. Diyan ka na? Oh. Sige, saan tayo mag-iwalay? Pagka pinakakanan na ako dito eh. Kakanan na kami. Oh, sige. Salamat ah. Eh, sabi mo kay Mrs. Thank you. Iniram ka namin. Ingat. Okay, okay. Dediretso ka na. Tapos kakanan kami. Oh. Oh, sige. Okay, ingat pare. Ingat. Thank you. Diretso lang tayo. Lawak pa dito. Sa totoosin lang, napakalawak pa ng UK. Ang dami pang pwedeng gawing bahay, no? Para sa mga tao. So sana payagan nila yung mga immigrant na kumuha ng petition, yung mga magulang, mga kapatid, magulang lalo na, no? So, huwag nalang pagdamit yung bansa nila, no? Tulad ko, gustong-gusto ko nang kunin yung parents ko. Yun talaga para dito na manirahan. Kaso wala, ayaw nila ganun eh. Hindi sila nagpipetition. Kasi nga naman, pagka nangyari yun, nadami ang tao sa UK. Siyempre, iba-iba naman ang rules sa mga iba-ibang bansa, no? Kaya we have to respect the rules. Okay ka lang? Okay ka lang? Okay. Eh, malapit na tayo eh. Kalagitnaan na to eh. Cow Bridge! Oh, ito yung daanan. Cow Bridge. Culver House ang punto nito eh, di ba? Culver House. Oh, let's go. Time check mga ka-skipper, 1:09 ng tanghali. Dadating tayo doon ng 1:35 sa bahay. So, parang hindi nababawasan ah. Shout out, may mami. Ayan. Approaching tayo ng Culver House Cross. So, ibig sabihin malapit na. Malapit na dun sa bahay ni Paring Alex. Hatid natin si Paring Alex. Tapos, diretsong uwi na tayo. So, alam ko na pasado. 1:35 tayo makakauwi. So, tamang-tama pa yan. Nakapagluto pa tayo ng pagkain ng mga bata. At may konti pa tayong pahinga. Kasi iniisip ko kanina, kagabi pa lang kung magluluto na ba ako para pagkain nila. Or pag-uwi ko na lang. Ay kaso nagkataon naman, merong ride kami. Kaya mabuti na lang maaga kami naalis at wala naman masyadong traffic. Nakarating kami doon. Magandang place sa port ko. Medyo malamig lang, malakas ang hangin. Pero carry naman. Saan na muna? Wala ka na? Ang
Ayan, approaching Culver House Cross. Actually, nasa Culver House Cross na tayo dito. Mga malaking runabout. Pag kumaliwa ka, M4. Pupunta ka ng Bridgen. Kaya gusto mo pupunta ng Newport. Pag dumiretso ka, Cardiff. Pag kumanan ka, Barry. O Landok. Ayan, Landok, Barry. Ayan. Tayo ay dediretso. Dadaan tayo ng Fairwater. At idadrop natin si Choco Martin. Yung kanina dinaanan natin na sinasabi kong St. Fagans, dito rin ang daan nun, St. Fagans. Kasi nung una kasi mapunta tayo ng Cowbridge, kaya hindi tayo dumaan dito. Kaya pabalik, dito tayo dumaan. Active pala yung train dyan eh, no? Active yung train. Yung train ba? Active. Ano, lobot ka na? Di naman. Yan pa rin ba yung dati mo? Bumili ka na? Ha? Oo. Ang mga ginagamit ko eh, labo eh. Labo? Ayaw lang bayad ko dito. Sa ano? Maganda yan sa gabi. Oo, sa gabi siguro. Kasi pagkain na naman sa araw, wala makita. Na? Tapos, pagka nakasulat ka, wala na oh. Oo. Nakataas ng barrier. Pala tayo dito. Wala kong di pa. Hindi na pa rin ko kasi Para hindi pa sa likod. Sa likod. Hindi na pre. Hindi na, magluluto rin ako eh. Oh. Saan mo dyan mo ipapark? Dyan mo ipapark? Uy, gagamitin ko mga yung gabi. Ah. Oh, sige. Pero pagka, no, oh, sige. Oo nga eh. O oh, sige, ha? Susunod ulit. Okay. Thank you, thank you. Okay. Ingat, ingat. Bye-bye. Ayan. Hati natin si Choco Martin.